Magandang umaga po at welcome po sa ating programa My Morning Manna with Pastor OG. Ang awitin po na inyong narinig is Jesus is Still the Answer sa inawit po ng The Collingsworth sa kanilang album na The Answer. Sa umaga pong ito ay mag-aaral po tayo sa salita ng ating Panginoon. Buksan po natin ang ating mga Biblia sa aklat po ng Philippians chapter 2 verse 12 hanggang 18. Aklat po ng mga Pilipos, Kapitulo 2, Versikulo 12 hanggang 18. Magliwanag tulad ng ilaw. Kaya nga mga minamahal, higit na kailangang maging masunurin kayo ngayon kaysa noong kasama ninyo ako. May takot at panginginig na magpapatuloy kayo sa paggawa hanggang sa malubos ang inyong kaligtasan. Sapagkat ang Diyos ang nagbibigay sa inyo ng pagnanasa at kakayahang maisagawa ang kanyang kalooban. Gawin ninyo ang lahat ng bagay ng walang tutol at pagtatalo, upang kayo'y maging ulirang mga anak ng Diyos, malinis at walang kapintasan sa gitna ng mga taong liko at masasama. Sa gayon, magsisilbi kayong ilaw sa kanila, tulad ng talang nagniningning sa kalangitan. Samantalang inihatid ninyo sa kanila ang balita ng kaligtasan, pagdating ni Kristo ay may pagmamalaki ko kayo, sapagkat hindi nawalan ng kabuluhan ang aking pagpapagal. Ikinagagalak ko at hinahatian ko kayo ng aking kagalakan. Kung ang dugo ko man ay maging handog bilang kaganapan ng paglilingkod ng inyong pananampalataya sa Diyos. Kung magkagayon, dapat din kayong magalak at hatian ninyo ako ng inyong kagalakan. Sa umaga pong ito ay dalhin ko po kayo sa topic po na pinamagatang complain. No? Maraming panahon na tayo'y nagko-complain. Sinabi po ni Apostle Pablo, sinabi niya doon sa verse 14, do all things without complaining and disputing. Gawin ang lahat ng bagay nang walang pagmamaktol, gawin ang lahat ng bagay nang walang tutol at pagtatalo. Ano pong ibig iparating nito? May mga panahon po kasi na ganun tayo Hindi maiiwasan na complain tayo ng complain. Kaya nga po ang isang sundalo ay madalas binaalalahanan, obey first before you complain. Si Apostle Pablo po ay pinangaralan tayo. Sinabi niya doon sa taga-Pilipos at alam ko na para din to sa bawat isa sa atin, huwag mag-complain. Kasi the more that we complain, the more things going tough for us. The more we complain, the more napakahirap gawin ang isang bagay. At ito po ang naintindihan ko, kung tayo po ay complain ng complain, hindi po ito maghahatid sa atin ng kabutihan. Bagkus, maghahatid lang ito ng bitterness sa puso natin. Magkakaroon tayo ng, magkaka-heart attack ka. Ikaw lang din na magkakasakit, kapatid. Kaya po, nais kong iparating na magliwanag tayo tulad ng ilaw at hayaan natin ang puso natin ay mapuno ng pasasalamat at hindi ng pagtatalo at hindi ng pagtututol, hindi ng pag-complain. Kasi ang pagpapala po ay sumusunod sa mga tao na marunong sumunod at marunong magpakumbaba sa kanilang sarili. Ang pagkakaalam ko po, yung complaining is a sign of arrogance and pride. Kaya po, mag-ingat po tayo sa ating mga sarili. Don't complain. Just follow the will of God in our lives. Follow His word and always trust His name. Develop an attitude of thanksgiving instead of complaint. Minsan pa po nagbabalik ang inyong lingkod para pag-usapan po ang ating topic na complain. Meron po akong ilang points na gustong sabihin at iparating sa inyo. Una po is, complaining is contagious. Ano pong ibig sabihin yan? Yung pagko-complain, pagre-reklamo ay nakakahawa po yan. Kung magre-reklamo po kayo, expect nyo po na yung sinabihan nyo ng inyong complain ay mahahawaan din po ng inyong complain. Kaya po, kung contagious man ang complain,
Sa palagay ko po, ang thanksgiving din po ay contagious. Ang pasasalamat ay contagious. Ano ba ang gusto mong ipahawa? Sakit o kagalingan? Mas pipiliin ko po kung ang kagalingan kaysa sakit. Kung ang complaint ay tinatawag nating sakit din, huwag nating ipahawa sa iba. Don't be the first person to start one. So if it is contagious, don't be the first person na mag-umpisa, no? Hindi ikaw magiging umpisa ng virus. Kung darating man sa iyo na mayroong magko-complain, then be the one to cure them. How? By giving thanksgiving. Instead of living in the world of complaint, live with an attitude of thanksgiving. Imbis na mamuhay tayo sa reklamo, mamuhay tayo kapatid sa pagpapasalamat. To complain is like seeing the small dot in a big white sheet of paper. You only noticed what's wrong. Yan po yung complaining, no? Nang nakikita mo minsan ay yung napakaliit na pagkakamali. So the moment that we become so perfectionist, the moment that we become so arrogant with ourselves, not thinking that we are perfect, and we started to complain, then ang nakikita mo ay ang kamalian lang. You didn't see the whole thing. So if complain don't work, try thanksgiving. Ngayon ang tanong ko po, nung nag-complain kayo, nakakatulong ba siya? Nung nag-complain tayo, na-improve ba yung kondisyon ng buhay natin? Nung nagreklamo tayo sa panahon, nagbago ba ang panahon? Nung nagreklamo tayo sa Pilipinas, no? Kung nagreklamo tayo sa mga taxes o tax na binabayaran natin, nagbabago ba ang kondisyon? Hindi, di po ba? Eh, bakit hindi natin palitan? Gawin nating thanksgiving na lang, pagpapasalamat instead na pagre-reklamo. And I believe it will do something in our life. So when you feel like gripping, start counting your blessing. When the moment comes na para bang ang sarap na magreklamo, then start to count your blessing. And you will be surprised what the blessings that God has given you. Don't complain with your life. Start to be thankful because God is a God who blesses us with multiple blessings. Don't look at the things na hindi naghahatid ng kaligayahan sa'yo. Look on the things or look on the blessings that God has given you. And you will be surprised kung gaano karami ito. Start to be thankful and never complain. Heaven's fair.